Praise God. Oh, tayo ay papatuloy na. Karoon lang ng technical issue. Praise God. Yeah. So, the visit of the wise men. Praise God. So, Matthew chapter 2, ang ating babasahin, the visit of the wise men. Verse 1, ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. At nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. At naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila sa Bethlehem na sakop ng Juda. Dahil ganito ang isinulat ng propeta, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita. Nang marinig ito ni Herodes, alihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Pagkatapos, pinapunta niya sila sa Bethlehem. Ibinili niya sa kanila, lumakad kayo at hanaping mabuti ang sanggol at kapag nakita ninyo, balitaan niyo agad ako upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Pagkatapos nilang marinig ang bili ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan. At lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mensahe sa gabing ito. Sa mga salita mo na aming matutunghayan at pagbubulay-bulayan patungkol sa visit of the wise men. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na mahayag at ikaw ang mataas at ikaw ang makita namin at ma-i-apply namin sa aming buhay ang mga aral na makikita namin sa mga talatang ito na aming nabasa. Purihin ka, Panginoon, ikaw ang mataas sa mga sandaling ito. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Praise God. So, kung natunghayan po natin, nakinig po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos, ay medyo familiar. Familiar sa atin ang Matthew chapter 2, verses 1 to 14. Ito ay dahil Kapaskuhan ngayon, naaalala natin yan. Napapanood pa yan sa mga TV shows or mga movies. Pero yung version na galing sa salita ng Diyos, ay tingnan natin kung ano talaga yung nasulat. Kasi minsan yung mga nasa TV show at nasa mga movies ay interpretation na or sa mga research na ginawa bago nila ginawang palabas o pelikula. At yan ay minsan ay may mga pinili silang baguhin para maging kaakit-akit sa visual ng mga manonood
at tangkilikin ang kanilang palabas. Ayan po. Ang nasulat sa banal na kasulatan, yun ang maganda nating tingnan kasi yun ang talagang true, tunay na account. No? Yun ang naunang account. Doon ang pinagbasihan. Ayan. So isa-isahin po natin. Matthew chapter 2, verse 1. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Yan po ang pambungad na statement. At makikita po natin dyan ang sinasabing timeline in history na saan sa kasaysayan ang pagdating ng Panginoon. At yan po ay nasulat na noong kapanahunan ni Herodes na siya ang hari. At yan po ay makikita natin sa history ng world history na meron niyang Herodes na naging hari. At yung hari na yon ay sa lalawigan ng Judea nung kapanahunan ng Roman Empire ang namumuno. Ayan. At totoo na noong panahon na yon ay may lugar din na our bayan na tinatawag na Bethlehem. Ayan. So kumbaga napakagandang merging, ano? Merging ng historical data ng mundo at itong nasulat sa banal na kasulatan ay nagkakaisa sa pagpapahayag. Ayan. Kaya minsan ay mas paniniwalaan natin dahil meron tayong hindi lamang Bible ang nagsasabi kundi iba pang sources na nagsasabi na nandyan nga sa bayan ng Bethlehem, lalawigan ng Judea at may hari na King na Herodes ang pangalan ay matitrace natin, ma-verify natin, mababalidate natin. So ito po ay na-validate na ng mga Bible scholars kaya tayo ay naniniwala na nangyari nga ang pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus at yun ay nasulat din sa kasaysayan ni Haring Herodes, isa sa mga ginawa niya. Isang araw, yan, pagpapatuloy, isang araw dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Yan, ito yung unang conflict sa normal nating alam. Kasi ang normal nating alam ay tatlo lamang yung pumunta, nag-visit sa Panginoong Jesus na ipinanganak siya. Tatlo. Bakit kaya tatlo? Yan ang tanong natin. At bakit tatlo ang ginagamit ng mga pelikula? At bakit tatlo ang sinasabi ng mga nauna sa atin? At sa Biblia, ang basa natin dito ay dalubhasa. Oh, hindi naman hari ang ginamit na salita. Hindi rin mago. Oh, yan yung mga alam natin. Three kings, di ba? Or three magis. Or three magi. Ano? Hindi naman ganon ang pagkakabanggit dito, kundi mga taong dalubhasa. Dalubhasa saan? Yan ang magandang tanong. At pag nag-research po tayo, ang kanilang natuklasan ay sinasabi nila na dalubhasa ang mga taong ito na dumating mula sa silangan ay dalubhasa sila sa astrolohiya, sa pagbasa ng mga posisyon ng mga bituin. Ano? At yun po ay makikita sa verse 2. Nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Yan. Kaya po maraming Bible scholars ang maniniwala na itong mga taong ito, mga dalubhasang ito ay dalubhasa sa pagbasa ng mga bituin. Yan. Sa panahon natin ngayon, ito yung mga astrologers. Yan. At mga zodiac signers. Yan ang kanilang profession. Pinagkakaabalahan. Ano? So, nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Ayun, ang tanong natin, paano kaya nila nalaman itong information na to na patungkol sa isang hari ng mga Hudyo na ipanganganak? At bakit alam nila at bakit inaantay nila? Ano?
Yun ang nakakapagtakang tanong. Yung mismong mga nasa Judea, nasa Bethlehem, nasa lugar ng Israel, ay bakit parang hindi naman sila handa na makita yung bituin at hindi sila handa na alam nila ang ipanganganak na hari ng mga Hudyo. At ang patunay na hindi nga nila masyadong alam ay nasa verse 3. Nang mabalitaan ito ni Herodes, ayan, nabagabag siya at pati rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes lahat ng namamahala Kristo. Yun. So si Herod Hari ay nakarinig ng balitang may hari ng mga Hudyo na ipapanganak or ipinanganak. Ay siguro ay talagang na-threaten siya. Ibig sabihin may papalit na ba sa kanya? I-overthrow na siya? Ano po? Yan ang dilema niya. Kaya sinabi niya na mag-fact check tayo. Ayan, magandang kaugalian yon. Nag-fact check. Pag may nag-claim ng isang bagay, ay dapat magkaroon tayo ng fact checking. Alamin natin kung tama ang kanyang sinasabi. Talamak po ngayon yan sa Facebook, sa mga social media. Basta na lang may nabasa, ay i-accept na lang. Basta ang sabi ay nasa YouTube, nasa Google, nasa search, ay totoo yun. Hindi po lahat ng nakikita natin ay totoo. Kailangan mag-fact check tayo. At ito ang magandang ginawa ni Herodes. Nag-fact check siya kung totoo. At nagtanong siya sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. At anong sabi ng mga namamahalang pari at tagapagturo ng kautusan? Sa verse 5, sa Bethlehem na sakop ng Juda, dahil ganito ang sinulat ng propeta. Ayun, so nagmatch. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Juda dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mamamayan kong Israelita. Yan po ay nasulat sa propeta Micah chapter 5 verse 2. Doon po yan nasulat. Ayan. Kaya po napakahalaga na basahin din natin ang Old Testament. Ano? Yung sinasabi nating Old Testament kasi lahat ng mga nasulat doon ay mga patunay sa ating Panginoong Jesus. Lahat ay tumuturo yon sa Panginoong Jesus. Kaya huwag nating i-discount yung mga mababasa natin doon sa Old Testament. Kasi dito, nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesus ay wala rin silang ibang reference kundi ang Old Testament, yung sinulat ng mga propeta. At ito nga po ay kay propeta Micah. Ayan. Verse 7, nang marinig ito ni Herodes, palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Ayan. So pangalawang beses na po na sinabi na mga taong galing silangan. Hindi naman sinabi na dalawa, tatlo o isang malaking grupo, kundi basta mga taong galing silangan. Walang definite number. Babalikan po natin yan, ha? Yang bakit ang ating pagkakaalam ay three kings, three magis. Tatlo lang yung pumunta sa ating Panginoon Jesus, yung wise men. Ano? Bakit kaya dito sa nababasa natin, wala namang sinabing tatlo na specific na tatlo yung naghahanap sa Panginoon Jesus. So, na verse 8, pagkatapos, pinapunta niya sila sa Bethlehem at ibinilin sa kanila, lumakad na kayo at hanaping mabuti ang sanggol. At kapag nakita ninyo, balitaan niyo ako kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Ayan. At alam naman po natin na itong pananalita na to ay kumbaga panggogoyo lang. Para lang masabi na pag nakita nga yung hari ng mga Hudyo na ipinanganak, ay alam natin sa story na ito ay patibong lang ni Herodes. Pag nalaman niya, ay ipapatayin niya yung sinasabing sanggol na yon para hindi nga siya mapalitan bilang hari. Ano, kasi natitreaten siya. Ayan.
malalaman natin na hindi nga nangyari na bumalik ang mga taong ito na galing silangan. Pero sabi ni Herodes, para makapunta rin ako at makasamba. Ayan. Marami tayong kilalang ganyan, ano? Na parang sasakyan lang ating kagustuhan. Kasi yung mga taong galing silangan, sabi nila gusto nilang makita ang hari ng mga Hudyo para masamba nila. Ayun. Ang sinabi ni Herodes, ako rin, gusto ko rin makapunta at makasamba sa kanya. So sinakyan lang yung desire, ano? At underlying desire naman talaga, ang tunay na dahilan ni Herodes ay para mapatay niya yung sinasabing papalit na hari ng mga Hudyo. Ayan. So maging matalino rin tayo, ano? Maging matalino rin tayo sa ating mga naririnig, no, na sinasabi. Suriin nating mabuti. Baka iba yung sinasabi sa ginagawa. Sabi nga, 'di ba, sa isang kasabihan, action speaks louder than words. Ayun. Merong mas nakikitang output o nakikitang dahilan behind your action. At yung action mo na yon, yun ang mas matibay na ebidensya kaysa sa iyong sinasabi. Yan. At applicable din yan sa pagiging isang Kristiyano. Yung pagiging isang Kristiyano natin ay mas magandang makita yung pagka-Kristiyano sa action natin versus sa sinasabi natin. Yan. Meron kasing mga magaling lang magsalita pero sa gawa ay sablay. Yan ang sabi nga nila, sablay sa gawa. So itong si Herodes ay parang ganon. Meron lang siyang gustong sabihin na makasamba rin sana ako pag nalaman niyo kung nasaan ang sanggol. Ay patibong pala yun. Verse 9, pagkatapos nilang marinig ang bili ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Ayan. So may tatlong teorya yata dito ang mga nag-aaral, mga Bible scholars. Sinasabi na dahil nga itong mga taong ito, mga dalubhasang ito na galing silangan ay mga star watchers, astrologers, ay sinasabi na maaring yung nakikita nilang yon ay bulalakaw, no, na gumuguhit sa langit, kaya alam nila na sundan. Maaring ito ay alignment ng mga planeta, ayan, na kung saan ay nagiging evident nung time na yon. Ayan. So iba-ibang mga interpretasyon. At maaring ito ay isang phenomenon noong panahon na yon, kaya naikonect nila. Ayan. Ngunit ang spiritual na interpretation natin dito ay talagang sila ay ginabayan. Itong mga taong dalubhasang ito, sila ay ginabayan ng Diyos mismo. At sila ay na fulfill ang kanilang desire na masamba ang tunay na Diyos. Ano po, ang Panginoong Jesus. Ayun. Ay, makikita natin kasi na bakit binanggit dito na noong sila ay nakaharing Herodes, parang nawala yung bituin. Ano? Tapos nung umalis na sila, habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw yung bituin. Okay? Magandang pansinin natin yon na pagkakasulat. Ano? Bakit sinabing muling lumitaw? So ibig sabihin ay nawala ba? Siguro nung nasa loob sila ng palasyo, sinisilip-silip nila sa bintana ng palasyo, parang wala naman yung bituin. Ayun. At nung makalabas lang sila, sa kanila uli nakita. Ayan. Ano? Eh maganda kasi nasulat po yun eh. Mahirap mag-speculate kung hindi nasulat, pero dito ay nasulat naman. So naging lubos ang kanilang kagalakan nung makita nila ang bituin, ang guide. Ayan. Kaya sa ating spiritual ding pamumuhay ngayon, ano, sa spiritual nating pamumuhay, ay naghahanap tayo ng guide mula sa salita ng Diyos, mula sa mga payo ng mga mas matatanda sa ating
iglesia sa ating mga kapulungan at tayo ay natutuwa kapag ka ang kanilang mga payo sa atin ay nagme-make sense. Yan. At yun ay nagagamit natin para makarating tayo dun sa ating gustong patunguhan. Parang katulad itong mga dalubhasang ito na nakarating sila sa kinaroroon na ng sanggol dahil lumitaw na muli ang bituin. Verse 11, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Purihin ang Panginoon. Ganon tayo sana lagi, no? Pag nakikita natin ang Panginoon, pag tayo ay nasa bahay ng Panginoon sa ating mga church buildings, yan, kapag tayo ay nagtitipon-tipon, ano, yung mga mananampalataya, pag nagtitipon-tipon, kahit yan ay sa bahay nyo lang o kahit yan ay online, tulad nito, tayo ay sumasamba, nagpapakumbaba. Yung pagluhod ay simbolo ng pagpapakumbaba. Nagpapakumbaba at sumasamba sa Panginoong Jesus. It doesn't matter kung tayo ay face-to-face or online, as long as tayo nagkakatipon-tipon para sa Panginoon, ay tayo dapat ay sumasamba. At ito na, bakit kaya naging tatlong hari lang ang kanilang ang ginamit ng mga movies and shows na napapanood natin. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso, at pabangong mira. Yun. Yun ang naging reference ng mga gumagawa ng mga palabas, mga movies, na dahil tatlo lang yung kanilang uri ng handog, ay malamang tatlong tao lang ito. Kaya tinawag na three kings, tatlong mago, ayan. Dahil lang sa kanilang inihandog na ginto, insenso, at pabagong mira. Pero ako'y naniniwala na hindi lamang sila talaga tatlo. For the sake of simplicity, ay tatlo ang sinabi na tatlong hari. Yan, for the sake of simplicity. Pero kung babasahin po natin, ay malamang hindi po lang sila tatatlo. Kasi pwede naman maraming nagbigay ng puro ginto. May nagbigay din ng puro insenso. Hindi lamang isa, dalawa. O, maaaring ang anim sila. O, hindi natin niya alam. Kasi hindi naman talaga binanggit. Yun. Para lang sa simple at masabi natin na tugma ay tatlong hari. Ayan. So the wise men, the three wise men is three because of their gifts to Jesus Christ. Ginto, insenso, at pabangong mira. Ayan. Purihin ng Panginoon. Verse 12, nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Eto na. So, ito yung sagot kanina na ano ba ang balak ni Herodes? At bakit talagang sinasabi natin na may masamang balak si Herodes? Ano po? Yung masamang balak ni Herodes ay hindi naman nasulat dito. No? Hindi nasulat sa Bible na si Herodes ay masamang hari. Hindi sinabing ganun. Pero naiisip natin at pinapalabas maging sa mga movies na si Herodes ay may kasamaan dahil sa historically ay nasulat na siya ay isang malupit na namumuno. Ayon. Kaya by those sources ay napatunayan na yung kaninang sinabi na gusto kong makita nyo at makapunta rin at sumamba sa kanya ay patibong lang yon, pakulo lang yon para talagang mapatay niya yung paparating na hari, yung bagong panganak na sinasabing hari ng mga Hudyo. Isa po sa nasulat ay si Herodes ay pinapatay niya yung kanyang mga anak. Ganun siya kalupit. Ano? At siya ay maraming mga pahirap na ginawa sa mga Hudyo bilang isang pinuno. Kaya sinasabi na talagang binalaan ng Diyos ang mga dalubhasang galing sa silangan at ang kanilang babala ay sa pamamagitan ng isang
panaginip. Kayo po ba ay nakakapanaginip? Kinakausap ba kayo ng Diyos ngayon sa inyong mga panaginip? Ay itanong po ninyo lagi sa Panginoon kung ang inyong mga napanaginipan ay may meaning para sa inyo, para sa inyong spiritual life, para sa inyong mga pinagdidesisyonan. Maaring kinakausap kayo ng Diyos na mag-iba ng daan. Ano? Wag nang bumalik kay Herodes. Ayan. At talagang ang Diyos lang ang pakinggan. Ano po? So, yun. So, isa rin sa sinasabi, no? Isa rin sa sinasabi na mga pangyayari, kaya sinabing malupit si Herodes, ay dun sa mga sumunod na verses dito sa chapter 2 ng Matthew. Ayan. So, sinabi din dyan na may story din kasi dyan na pinapatay daw ni Herodes, ano, nasulat na pinapatay ni Herodes ang mga sanggol na 2 years old, ano, pababa para masigurado na yung sinasabing hari ng mga Hudyo na ipinanganak ay hindi talaga mabuhay. Ayan. Yun po ay mga, yung pong sinabing mga pinapatay ni Herodes na yon ay wala silang makita sa mga historical data. Ano? Sa mga historical data. Hindi sila nasulat. Although nasulat sa historical data na may Herodes nga, na malupit na pamumuno, pero yung patungkol din sa mga pinatay na mga bata ay parang hindi naman sinulat ng mga writers. Ano po? Excuse me po. Ayan. So, na-question ngayon yung nasulat sa Bible na yun. Ayan. Pero ang sinasabi po dito ay yung ipinapattern ang pagkapanganak ng Panginoong Jesus kay sa panahon ni Moses. Diba, si Moses ang naging deliverer ng mga Israelita sa Egypt. Ano po? Siya ang naging dahilan para sila ay makaalis sa Egypt. At ipinapattern, iminamatch, no, na itong Panginoong Jesus ay siya rin ang naging deliverer ng mga Israelita. Kung sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesus ay maliligtas. Ayun. Kaya ipinattern, ano bang nangyari kay Moses noon? Oh, siya ay ipinanganak sa pamumuno ng mga Egyptyo. Si Jesus ipinanganak sa pamumuno ng mga Romano. Ayun. So may matching. Ano? Si Jesus, si Moses ay nasulat, even historically, nasulat na ang hari ng Ehipto ay gustong ipapatay ang mga anak ng mga Hebrew. Ayun. Mga Hebrew. Dahil mabilis raw dumami ang mga Hebrew. So kailangan ipapatay ang mga bata para hindi na sila dumami. Lalo na kung lalaki at maging sundalo pa. So doon sinasabi ng mga Bible scholar na itong si Herodes, kaya siya nagpapatay din, ay iminamatch. At ang Matthew, ang sumulat ng Matthew, ayun ang gusto niyang iparating sa bawat babasa. No? Yun ang gusto niyang ma-recall ng mga mababasa na ang Panginoong Jesus ay walang pinagkaiba sa nangyari sa atin sa Ehipto. Remember, ang Matthew, ang kausap niya ay mga Hudyo. Ayan. Kaya nare-recall ng mga Hudyo ang kanilang mga nakaraan, ang kanilang history na noon nga ay sila iniligtas sa Ehipto ng isang magaling na pinuno, si Moses. At ang sinasabi ng Matthew, ng writer ng Matthew, ay itong Panginoong Jesus na ganito yung kanyang pagkapanganak, na ganito yung mga naranasan at ganito yung mga accounts nung ipanganak siya, ay walang pinagkaiba sa purpose ng Diyos na iligtas ang mga Israelita. Ayun. So, I hope naging malinaw sa atin na ang visit of the wise men ay walang pinagkaiba sa mensahe na tagapagligtas ang Panginoong Jesus. Ayan, tagapagligtas ang Panginoong Jesus. Nalinaw din natin na hindi lang talaga tatlo
yung wise man. Hindi natin pwedeng basta ipeg na tatlo. But for simplicity's sake, dahil sa kanilang regalo, handog sa Panginoong Jesus, na ginto, insenso at pabangong mira, ay kaya sinasabi na, for simplicity, tatlo lang. Ayan. At pag i-apply natin ito sa ating buhay, ay ano ba ang masasabi natin na application ito sa ating buhay? Tayo ba yung mga wise men? Ang magandang karakter kasi ng wise men ay mapagmatsyag. Paano nila nalalaman ang bituin na yon? Ang gabay, ang trigger, yan. Ang trigger na kung saan ay dumating na ang kanilang pinakaantay. Yun ang magandang karakter. At paano nila nalaman na yung parating na ngayon ay ang hari ng mga Hudyo? Ano? Ay talagang ibig sabihin lang nun ay nagbasa sila, nag-aral sila, at pinaniwalaan nila. So bilang application sa ating buhay ngayon, ay patuloy ba tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Yun ang magandang tanong. Patuloy ba tayong inaaral ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin nito? Patuloy ba nating sinasaliksik, hinahalungkat ang mga historical references, ganyan? Patuloy ba nating sinisenaryo, pinag-iisipan, what if, ganito, what if, ganyan? What if? Yung ating malikot na pagtatanong, para makonvince talaga tayo na ang salita ng Diyos, ang sinasabi ng salita ng Diyos ay totoo. Ayan. Ganun ang karakter ng mga wise men. At kaya, nung nakita nila na nangyari ang trigger, lumabas ang bituin, ay alam nila na yun na ang simula na dumating na nga ang tagapagligtas. Mas nauna pa silang makaalam sa mga Israelita na nabuhay na nga nila eh. Buhay nila yung kinuwento ng buong Old Testament times eh, parang hindi pa nila na gets talaga, no? Yung wise men pa nakagets. So yan ang magandang application sa atin. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, be like the wise men, no? Magsaliksik at maniwala at sumamba. Yun. Hindi enough na alam mo lang, kailangan ay tagos sa puso at iyong action, at talagang ipapakita mo na yung mga nababasa mo at natututunan mo sa salita ng Diyos ay sinasabuhay mo. Ayan. At para yung iba naman, kahit sabihin na pakunwari lang, ay mahapunta rin ako at makasamba sa Panginoong Jesus. Ayan. Yun ang magandang simula, no? Bahala ng Panginoon na kumausap talaga sa Kanya. Pero at least nakita sa atin, tayo ang naging gabay na mag-join sila. Yan. Yung pa rin naman ang objective natin eh. Makita sa ating buhay ang pagbabago na ginagawa ng Diyos upang sila rin ay mainganyo na magtiwala sa Diyos. So sa atin pa rin magsisimula eh. Kasi tayo lang naman nakikita ng mga tao. Hindi man nila nakikita talaga ang Panginoon. Kahit tayo man, hindi na natin nakikita ang Panginoon. Pero alam natin kumikilos. Alam natin hindi tayo pinababayaan. Alam natin tayo ipinoprotektahan. At yun ang gusto nating makita rin nila at maranasan, no? Yung ating nararanasan, purihin ng Panginoon. Convince ka ba? Para makonvince ka, be like the wise man. Mag-aral mabuti at talagang mag-abang sa kaganapan ng mga pangako ng Panginoon. Manalangin tayo, aming Ama. Maraming salamat po sa iyong mensahe. Lord God, nawa ay matulad kami sa mga wise men, na kami ay maging handa sa pagdating ng iyong mga pangako. Maging handa, Panginoon, sa pagkilos mo, makasabay kami sa mga makita namin ang trigger, ang liwanag, upang makasunod kami, Panginoon. At talagang masamba namin ang Panginoong Jesus dahil sa kami ay handa, kami ay prepared, kami ay nagdi-desire. Hindi kami nagpapatumpik-tumpik, hindi kami nagpapatalo, Lord, sa mga problema, sa mga distraction, sa mga confusion, kundi talagang nililinaw namin ang lahat ng bagay at pinapatunayan namin sa aming mga sarili na totoo ang iyong mga salita, na totoo ang iyong mga pangako. At kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga na-experience sa buhay, kung ito man ay kalungkutan, pagkabigo, kung ito man ay mga disappointment, frustration sa buhay,
Lord God, kung ito man ay mga kawalan ng pag-asa, ay mapagtatagumpayan namin dahil kami ay nananangan lagi sa iyong salita, sa iyong sinasabi. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa namin ng salita ng Diyos, ng Bibles namin. Maaring ito ay directly na nangungusap ka sa amin sa pamamagitan ng mga experiences namin, mga nakakasalamuhan namin, mga tinatanong namin na mga spiritual na tao. O maaaring ito man, Panginoon, ay sa panaginip tulad ng mga wise men, kinakausap mo sila sa panaginip at sinasabi ang iyong mga instruction. Nawa, O Diyos, ay marinig namin ang iyong mga instruction upang kami ay makasunod sa iyong layunin sa aming buhay. Huwag mo, Panginoon, kaming hayaan mailayo ng mga maling katuruan, Lord God, sa iyong purpose sa aming buhay. Maging matalino kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus sa banal na Espiritu na makita, Lord God, ang mga tamang daan, Lord God, at ang tamang mga katuruan na mula sa iyong salita, Panginoon God. Patuloy mo, Panginoon, kaming baguhin. Dinadalangin ko, Lord, ang mga sumama sa Facebook Live na to, nanonood, nakikinig ngayon, nakikipanalangin, Lord God, abutin mo sila, anuman, Panginoon, ang pangangailangan nila, i-provide mo, aming Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, anuman ang kanilang mga pinagdaraanan, mapagtagumpayan nila, lumakas sila sa iyong mga salita, lumakas sila, taglayin nila ang banal na Espiritu. Lord God, anuman, Panginoon, ang kanilang mga kahinaan, sila ay palakasin mo, ang kanilang mga kalungkutan, pasayahin mo sila, aliwin mo sila, Panginoon God. Kung sila ay nako-confuse, Panginoon, sa buhay, Lord God, ipaliwanag mo ang iyong magandang plano sa kanilang buhay, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon, at kami, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin ang pandemic na ito, ang mga kalungkutan, ang mga kabiguan. Kami ay mananatiling nakatayo sa iyong kapangyarihan na pinagkakaloob sa amin, ang iyong kalakasan ang magagamit namin upang labanan ang kaaway, Lord God, na nais na kami ay igupo, na nais na kami ay maligaw, na nais na kami ay bumitaw sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, kami ay makabitaw sa iyo. Lord God, patuloy mo kaming hawakan, Panginoon God. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon God. Huwag mong hayaan kami malayo sa iyong piling, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay katagpuin mo ang bawat isa sa aming mga pagtulog. Pwede mo kami, Panginoon, kausapin at ipaliwanag mo sa amin ang mga bagay, ang mga sikreto na ikaw lamang ang maghahayag sa amin upang kami ay makasunod sa iyong kalooban, mabigyan ka namin ng kapurihan. Dalangin namin, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, mga kapamilya, kapatid, kamag-anak, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kaeskwela, Panginoon, mga kasama sa trabaho. Dalangin namin, O Diyos, na sila ay maabot din ng iyong mga salita. Lord God, na sila ay makakita rin, Panginoon, ng iyong liwanag at makita nila higit sa aming mga buhay, Lord God, ang liwanag ng Panginoong Jesus, Lord God, upang sila ay makasunod din at makasamba rin sa aming Panginoong Jesus na aming sinasamba at pinapupurihan. Lord God, patuloy mo, Panginoon God, na mangyari ang iyong naisin sa buhay ng bawat isa. Makapiling mo kami panghabang panahon, Panginoon God. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Muli, Panginoon, sa iyo ang papuri at pagsamba. Maraming pasasalamat, Panginoon, hanggang sa kami ay magkita-kita muli next week, Panginoon, next Wednesday, para sa muli na naman pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming hiling at dalangin at inaangkin namin ang katugunan. Ito ay pagkakalob mo, sabi ng Panginoong Jesus. Kung ito ay hihilingin namin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus, ipagkakalob mo sa amin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po at purihin ng Panginoon. See you po next week. God bless and Merry Christmas!